good morning. It's 11 a.m. kaya good morning pa. Papunta kami ngayon ng park. Pasilip-silip pa, oh. Trip ko maglakad-lakad kasi parang maiba naman. Palagi nasa bahay, nakaka-boring din. Masarap palang nasa labas. Ganito. Kano ba ng araw? Kaya punta muna kaming park. Kami dalawa lang ni Lewon. Bukas pa ang day off ng dati eh. Kaya ayun. Let's go! Yeah! Decide ako mag-walking-walking kasi hindi naman tirik ang araw at saka mahangin. Kaya okay lang. Tapos kahapon, naglakad-lakad din kami. Doon lang, malapit sa bahay. Kaya ayan. Dapat hanggang alas 12. Pag mainit na, alis na kami agad dito. May dala akong tubig. Apple ni Lewon at saka yung kamote niyang favorite na chips, strips. Lapit la, lapit pala. Ayun, pinanggalingan namin. Lawin, hingon mo. Isang round na ako. Init, good luck. Naka-isang round naman ako. Ito, nagpapahinga kami ngayon sa swing. Kasi doon sa pwesto namin may may lolo na nakahiga. Kaya dito na lang kami sa swing. Medyo mainit na yung medyo mainit yung hilab ba ng sahig. Ay, pero hindi man ganun kainit. Hindi na kami sanay kasi palagi kami sa bahay. Ito, nainom ng Yakult ang baby Lewon. Sabi na nakita niya yung Yakult. Wow! Happy siya eh. Favorite niya ang Yakult tsaka yogurt. Ito mo, pula na ng pisngi niya agad.
konti lang umaano yung ano, sinag na, ay, umaano na yung araw, nagpapakita. Kaya, uuwi na rin kami, mga 5 minutes na lang. Sandaling walking lang talaga to. Kasi alam ko mamaya, hindi namin magagawa. Kasi tulog, matutulog na yan. Iliwan na mula yung pisngi. Ako kaya. Finish na this na oh. Kainin mo apple mo. Dakat-dakat na tayo. At hindi mag... Walang hangin. Kanina may hangin eh, nandalakad ako. Ngayon nang nag-stop kami, wala. Nawala siya. Dito pa naman nakakainis. Kung pag winter, ang lakasak sa hangin. Ang daming hangin. Pag ito kailangan mo ng hangin, walang hangin. Reklamo, pinagre-reklamo pa ako, alas 12, mga alas 12 na. Ulaga din. Ikaw naman naglakad ng mga alas 12, alas 11. Tapos yung pa ako sumasakit, palibasan din na sana yung magsapatos. Ayan, favorite ko pa naman yung dating shoes na yan. Kasi malambot sa paa. Tapos ngayon, dahil din ako sana yung mag-shoes ng matagal. Ay! Na naglalakad ah. Nang mahabang lakad. I mean, ganun. Kasi magsusus lang ako konting lakad ng kami. Ganun. Hindi healthy ba? Kaya yun, hindi sanay. Hindi na nasanay. Kaya kailangan masanay. Kailangan magbago yan, ganyan. Hindi maganda. Tapos na nga ang Yakult. At tapos na ang Yakult. Mag-apple ka naman. Diba, kamay muna, tapos mukha. Kasi pawis. So, kasi magkaroon tubig-tubig na siya. Ito yung nabili namin sa Daiso. Ginamit ko na. Kasi para nakita ko, ano pala siya. Yung ma... Hala, ano yun? Shrimp. Ah, baby, ah. Yung malamig, ilagay mo doon. Tapos, para matagal yung life ba niya. Kita ba ako? Parang hindi makita. Shrimp yun. Namaliit. Ayun, nakabukas na lahat. Hindi na siya masyado. Okay din to ah. Minsan ko okay din eh. Let's put this inside muna. Come on. Excuse me, excuse me. Sabi ng daddy niya, try na wag na mag milk si ano, yung formula lang ano niya hanggang 2 years old. Wag na daw try na mag-stop na. So tinry ko kahapon. Ay nung isang araw. Nung isang araw tinry ko, wala na, inubos na eh. Last na nung isang araw. O di nakatulog naman, okay naman kasi isang beses lang naman siya nagdedede na. Tapos kinabukasan, kinabukasan nun, ano,
inanap niya. Iyak siya ng iyak. So, ginawa ko, pinakain ko lang siyang apple, tapos yogurt. Mas hinahanap pa rin niya. Umiiyak pa rin siya. Ngayon, sabi ko, daddy, hindi pwede. Kailangan nating mag-milk ulit si Liwon. E di, umorder na siya. Tapos, kinabukasan ulit nun. Hindi niya na hinahanap. E dumating na yung gatas. Dumating na yung gatas. So, pinainom ko na lang kanina. Kahapon dumating. Parang magulo, no? Isang araw, basta ganun. 3 days ago yon. 3 days ago nag-stop siya. Tapos nung basta yon. Labo ko magkwento. Basta ang ending ng sinasabi ko, ano? Kahapon hindi niya na hinanap. So nag-apo lang siya tapos yogurt. Tapos, yun, nagkanin na siya ng lunch. Tapos, ano, hindi niya na hinanap. Tapos, dumating yung gatas kahapon din. Pero, kanina ko lang pinainom ng umaga. Tapos, yun. Pero, hinaluan ko na ng fresh milk. Kasi, sabi ni daddy, unti-untiin na siyang i-ano sa fresh milk ba. Kasi, hindi maganda daw lang yung mag-independent sa ganung gatas. Kasi, pure sugar na lang daw. Siya yung sabi niya. Mas maganda daw mag-ano sa pagkain. Tapos konting fresh milk nga ng gatas. Konti na lang. Hindi naman na siya nagte 3 times a day na gatas. Hindi na. Ano lang yan. Umaga lang niya hinahanap. Tapos pagkatulog, pag matutulog, minsan hindi ko na binibigyan. Lalo pag marami siyang kanin na nakakain. Ayun. Na-share ko lang. Kasi humangin-hangin naman siya. Pero ang pula rin ang mukha ni Liwa, no? Ah, baby. Apple, please. Umaaraw siya. Sandali. Tapos mawala. Tapos meron ulit. Tapos mawala. Hindi ko alam kung uulan mamaya. King-king! Bukas pupunta rin kami dito kasi papalakad-lakad din kami. Siguro hapon, ha? Hapon na. Day out naman ng daddy. Tapos. Yun. Ito palang OOTD ko. Oh. Yung binili ko sa H&M na crop top na shirt. Tapos yung leggings ko na sobrang ilang taon na. Sa Uniqlo ko pa ito nabili. Tapos itong Nike ko din na sapatos. 2015 pa to. Tagal na. Itong leggings 16 ata 17. Minsan ko lang magamit. Kasi ano, nahiya akong gamitin kasi minsan wala akong puwet. Ang pangit pag naka-leggings tapos walang puwet, tapos hindi kailangan makatakip ka talaga ng malaking shirt. Kaya ang ginawa ko, tinakpan ko na lang ng jacket. crop top ka pa, tapos hindi mo naman mapakita yung puwet. Ay, yung iluba ba? Puraso ko nga ito. Come here, please. Ang ganda ng mga ano na, yung mga lalaking puwet. Talagang ano ko yung mga malalaking puwet eh. Hindi yung pink ba, pink? Hindi naman ganun kainit. Ilawa ba? Kim Liwon. Hala. Pauwi na kami. At namumula na si Liwon. Tsaka din na siya nag-enjoy. Kaya nga rin pala gusto ko dito maglakad-lakad ba kasi para mabawasan ba yung screen time ni Liwon. Kahapon hindi ko na siya pinag
hindi ko na siya pinag ano pa, cellphone, pinanood ng Pororo or Teacher Rachel. Hindi muna ako nagsalita kasi may nakasalubong. Kakaya. Ayun, hindi ko siya pinag-teacher Rachel kahapon. Kasi napansin ko ang ano niya na, ang bilis niya nang mag-ano ngayon. Kapag enough ko yung pinapanood niya, yung reaction niya iyak. Iiyak talaga, tapos ang gigigil siya. Yung gigil niya gaganon. Kaya sabi ko, parang, ay, parang kailangan na itong mag-ano, diet sa ano. Sa panonood. Kaya yun, kahapon di ko siya pinanood. Pinanood ko lang siya ng gabi, sa TV. 2 hours din, maximum niya. Bago matulog. Yun lang. Pero nung pinatay ko ang TV, hindi naman siya nagagalit. Pero pag sa cellphone ang pinatay ko, nagagalit siya. Kaya yun. Hindi ko naman, kaya gusto ko na rin muna maglabas-labas. Habang hindi pa naman winter. Kasi pag winter, medyo mahirap na maglabas-labas. Kasi, di ba? Malamig. Ayun. Kaya, okay din naman ng ganito. At least, di ba? Hindi siya nakakapag... At saka nasanay din pala siya nung nag-spa kami. Yung nag-out of town kami. Wow. Kasi, di ba pag mag-aantay ng tren, unlimited ang kanyang ano. At saka nung nasa caravan kami, unlimited na kanyang TV. Masa ilagay namin siya sa kama, buka on agad ng TV para hindi maglikot. Okay, kakain kami doon, sa pagkakain kami nakapanood din siya. Kaya nasanay siya, akala niya ganun palagi. Kaya nung umuwi kami, medyo nag-iba yung kanyang ano. Nasanay ba? Kaya diet na siya. Sa diet na siya, hindi sa pagkain, sa panonood. Tamang gabi na lang siya pag bago matulog. Yung Pororo time. Tapos next year din pala, mag-daycare na siya. Na medyo nalungkot ako. Kasi di ba? Pero on a positive note. Diba? Pa English. Ano? At least may matututunan na siya tsaka makapagsalita na siya doon. Kasi may magagayahan na siya ng mga bata. Na naimik. At saka ano, makakapag-work na rin. Yan lang yung isip ko. Para hindi ako nalulungkot. Kasi nakakalungkot yung ano pala. Ano. Yung ganun, pagsanay ka. Pero syempre, kailangan mag-grow ng baby at anak mo. Kahit na 2 years old pa lang naman. Kasi sa atin sa Pinas, iba pa mag-aaral, mga 5, 6, ganyan, kinder. Eh dito kasi pwede mo nang kahit baby pa lang i-daycare na. Para makapag-work ka. Kaya lang syempre. Dahil si Liwon medyo parang late na siya magsalita eh. Hindi pa siya nakakapag-form ng talagang salita. Kaya sabi ni Daddy, it's a must na mag-daycare na siya next year. Katawsin nyo. Toy, 가까운 여기 앞에 교회에서 나왔거든요. 혹시 교회 다녀요? 나 한국말을 잘못해요. 왜 잘하시는구만. 저희 성경에 어머니 하나님이 계시다는 소식을 좀 전해 드리고 있어요. 혹시 들어봤어요? 안 들어. 교회 안 다녀요? 네. 그럼 종교가 뭐예요? 그거 뭐예요? 교회, 신. 아.
Church. Church? Ah, diba, na-recruit pa nga. Hindi daw sila Catholic. Christian daw sila. Nagkaintindihan naman siguro kami. Mabait naman yung ano niya, approach, so okay lang. Pag-iisipan ko. Hi! Dito na kami sa bahay. Nagla-lunch si Liwo. Magla-lunch na rin ako. Pinaaga ko na yung lunch ko. Pinaaga ko na ng alas 2. Kasi para ano ba? Makasabay kay Liwon. Habang hindi pa siya nagna-nap. Ang nap niya kasi mga 3-4. And my baby's here. My baby love. My baby love is okay. Hindi pa nagliligo ang baby eh. Kasi kumain muna, 'di ba? Napachismis ako dun sa ano, park. So, pinakain ko muna siya. Ay, baby kaya nag-shimming-shimming siya sa kanyang bathtub. Oh. Yung pang-babying bathtub pa niya dati. My baby! Dapat kasama daw siya sa video. Ay, gusto siya. Ang sweet-sweet nitong baby na to. Klaro pang matutulog na kami. Sinong sweet na baby? It's the Liwon. Doon pala sa video ko nakakainis. Meron pala yung nakuhanan ko. Hindi ko na-edit yung umiihi ako. Ano ba yan? Dinig pa yung ihi ko. Nakakainis. Nakadalawang delete na ako nun. Yung sa swimming namin, spa. Nakadalawang delete na ako. Meron pa rin ako. Wala kasi akong tiyaga. Siguro may AD, ano ako, ADHD. Kasi pag nag-edit ako, pag maaba, ini-skip ko na. Nabo-board ako. Nabo-board ako sa... Kasi mukha ko lang makikita ko eh. Mukha ko. Pag si Kylie Won, di ako nabo-board. Pero pag sa akin, nabo-board ako. Ay! Ay! Mag 23 months na to. Sa 21. Puhon-puhon. At napag-usapan namin kagabi. Ay, nung isang gabi. Ng kanyang daddy. Kung saan kami mag-celebrate ng kanyang birthday. Next month na. So, next month puhon. Sa awa ng Diyos. Sa ating buong may kapal. Ay, ano. Hindi namin alam. Parang gusto. Wala naman kasi kaming maghanda kami. Kaming tatlo lang ang kain. Which is ginagawa naman namin araw-araw. Ay, ang tag na ito. Chinek namin yung sa Caribbean Bay. Sa Caribbean Bay. Kasi hindi pa naman talagang autumn eh. Init-init pa rin naman. So, pwede pa mag-swimming. At saka, meron naman doon may heater. In tubig. Kaya lang, nung sinacheck namin yung hotel, dati daw, meron daw dong hotel na nasa gitna ng Caribbean. So, malapit lang. Pwede kang kahit saan magpunta doon. Eh, kaya lang, parang wala na ngayon. Tapos, yung mga malalayo, meron din caravan daw na medyo malapit. Kaya lang, magano ka pa, babas ka. So, since wala naman kaming kotse, so, kailangan magbas. Tapos, yung mga hotel doon na, malalayo. Kailangan may sasakyan talaga. So, parang, hindi na. Kung sa kids cafe naman, kasi mayroon din swimming pool sa kids cafe, mayroon din, pwede din. Kaya lang, mas mahal sa 3 oras. Depende kasi kung weekends, kung Sabado. Ang 2 hours ay parang 100 something na. So, halimbawa, papalagay natin sa peso, parang 5,000 pesos. 2 oras lang yun. Tapos,
Pag weekdays naman, parang may 5,000 pesos mo is 3 oras. Ganun. So, mahal, di ba? Kasi i-rent mo yung buong place eh. Pwede na, pero siya lang ang makakapag-swim. Pwede mo samahan, pero upo ka lang. Siyempre, yung parang sa dating pinagsimingan namin yung una, yun nakaupo lang din kami. Pero at least malaki yun. Eh, pag sa kids cafe, maliit lang yun. Tapos, pero ma-rent yung place, pwede kayong kumain. Ganun. Tapos, heated yung place or air condition, kumain. Eh, kung ganun, di naman, kung ganun kamahal, tapos ilang oras lang, might as well, diba, doon sa mas malapit, mas malayo na. Tapos, mas mag-enjoy kami kasi pasyal-pasyal din. Kahit mag-biyahe kami ng mahaba, at least magkasama naman kami, tsaka enjoy na din yun. Diba? Eh, di na na, wala pang final. Pag-isipan lang namin yun doon. Kung sana kung yung sa hotel doon sa Caribbean, ay eh, malapit lang. No? Pwede na yun, okay na yun. Eh, kaya nga lang, pag-isipan pa doon sa caravan na malapit doon. Dati na yun, malapit sa Everland. Kasi ang Everland sa Caribbean pala magkalapit. Noon ko lang nalaman. Kasi napumunta kami ng Everland noon. Hindi ko alam na may Caribbean pala na malapit. Swimmingan. Isang malaking. Di ba yung pinuntahan namin na spa resort? Malaki na. Nalalakihan ako. Mas malaki pala yung, mas malaking Caribbean. Kasi isang pong. Kasi marami kang mapupuntahan. Pero pag summer, siya lahat, ma-access mo. Yung lugar. Kaya lang, pag hindi na summer, mayroon ng, syempre, ano na, limited na. Pero at least, malaki pa din. Marami pa din. Para sa mga bata. Mag-enjoy pa rin yan. Kami. At saka si Leo. Ayun. Excited lang kami. Kasi parang ang sarap, no, pag nagbabiyahe. Ang sarap mag-masyal kasama yung family. Oh, iba yung feeling talaga. Ganun din po hon sana sa Pinas pag uwi namin po. No? Pag, ano, pasyal-pasyal lang sa mga dagat-dagat, ganyan, swimming pool. Ganun, kasama ang family, kahit simple lang yung pagkain, kahit ng ano lang, oh, sarap no. Naisip ko na agad, sarap pa na ito. Kahit galunggong, tapos ano, galunggong tapos itlog na maalat. Ganun masarap sa swimming eh, lalo sa dagat. Itlog na maalat, tapos kamat na may kamatis. Isda na ano bang isda na masarap kasi galunggong lang na namimiss ko. Bangus din masyado pero masarap ang bangus pag inihaw. Tapos I just hot dog. Wow. Hot dog. Barbecue. Ihaw. Wow. Ang sarap. May experience niyo na baby Leon. Pag napawis yung ulo ng baby. Oh. Napawis yung ulo ng baby ko. Nagtapansin siya. Kasi ako lang yung naimik dito sa camera. And then, tapos na. Ano yung sinabi mo? Ano, orasyon? By orasyon yan? Huh? Parang orasyon yan ah. Huh? Parang alas dos na ata. Alas dos na. It's time for my apple. Apple tapos chicken yung niluto ko kahapon. Kagabi. Peksu. Madali lang yan. Pero napaka nutritional. Nutrition. Basta, manutrition. Kasi chicken, diba yung sabaw? May collagen. Wow.
Kakain muna ng apple at ng chicken. Hala! Ay, hindi ka pala kumakain ng kanin. Kasi wala kaming kanin. Nag-alala ko. Hala! Hindi naman pala kumakain ng kanin. Ay, talaga. Napaka! Yung nanay. Let's eat some apple! Apple! Madilim. So, ito ang kakainin ko. Chicken. Parang milagang chicken lang yan. Tapos yung sabaw, iniinit ko pa. Asin yan lang. Tapos sasawsaw ko sa asin. Ito asin. Kasi ito yung asin na sa chicken. Fried chicken na binibili namin. Iniipon namin yun. Iniipon ko. Ito yung sabaw. Sabaw. Hiniwalay ko. Kasi kakamayin ko. Init. Dito lang. Ewan ko kung mauubos ko to. Hindi ako mahilig talaga dito. Kung talaga ito. Iniba ko na naman ang setup ng ano. Inusog ko dito yung plague pen. Para may space yung ano ko doon. Yoga mat. At saka po ko next year sa treadmill. Hope yan na. Next year pa ako makaka-treadmill eh. Kaya ngayon lakad-lakad muna. Kaya ngayon lakad-lakad muna sa labas. Which is mas maganda yun. May kasama pang fresh air, di ba? Yeah.